Si Christina po, certified billionaire. How much would you say was your asset base? Ma-consider talaga natin na umabot kami sa naging billion po talaga. Billion? Yes. Sa savings po yun. Sa money po. Nang cash? Po. Pero noong nagka-pandemya, bumagsak ang buhay niya. Ang bilyonaryo naging zero dahil naloko. Meron po kami mga naipon po talaga, na naipit po talaga sa tatlong businesses. Ano yung mga naipon nyo? So dati po nagbe-build and sell po kami. Tapos nag-auction po kami dun sa mga luxury watches po. Paano nawala yon? During pandemic po, inaasahan talaga namin na mayroon kami talagang makukuhang funds habang wala po kami talagang makukuhang money galing sa businesses. Kasi nagsara po yung resort, nagsara din po yung mga salon. So, inaasahan po namin siya. But yun po, hindi sila nakadeliver. It's because sinabi po nila na naipit din daw po sila sa collection. Yung cash nyo, ininvest nyo sa iba't ibang negosyo. Opo, parang isang kumpanya siya, ma'am, oo, na nagpa-fund po sila ng medical equipment. Tapos so, nalugi yung kumpanya na yon, kasama kayo? Opo, ang sabi po, hindi pa makakollect. Up to now po, wala pa rin po. Bilyonaryo kayo noon, after the pandemic, you started again. Yes, ma'am. Magkano ang puhunan niyo? More or less mga 2.5 million po. At saan mo nakuha yun? Nagbenta po ako nung property namin na talagang wala pong makaka-imagine na i-give up ko siya. Nag-start po akong magpa-manufacture po ng mga products po. Paano mo naisip na yun na dapat ang negosyo? Priority po ng mga tao ngayon yung health and wellness. So during that time po, yung sinabi ko sa brother ko, kasi overweight po siya eh. Tinatawagan ko siya everyday. He's almost 390 pounds. Po. Oh my gosh, wow. Yun na nga po nangyari. Nagka-COVID siya and he died. Ang tindi naman nun. I'm so sorry. Hindi siya naging madali. Ang tindi ng pandemic sa buhay mo? Opo. Grabe. And na-depress ka ba noon? Yes, ma'am. Opo. Matindi po. I had to go through therapy and medication. Umabot sa point na talaga pong nag-self-harm na po talaga ako. Oh my. Kung kayang kalimutan, hindi na po talaga. Hindi na siya kayang kalimutan. Kaya naisip ko, ma'am, na talagang health and wellness po yung magandang buksan na business. Pinakilala ko po yung sarili ko pong journey. Kasi overweight din po ako, ma'am. Ikaw? Apo. Overweight ka noon? Ito po ako before, ma'am. Oh my... Grabe! I am shocked. Ibang tao. Ito ka noon. Ito ka ngayon. Ang tindi, ikaw ang best advertisement ng sarili mo. May puhunan! Kaya mo! May puhunan! Kaya mo! Oh.